Hello, welcome to Libra Philippines. So ito ang reading natin for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Unfortunately guys, hindi ko makuha lahat ng energy ng Libra sa mundo ha. So, hindi ka nakaka-relate, hindi ka nakaka-resonate, okay lang. May mga next readings pa naman tayo. Check mo na lang yung ibang video natin. And feel free na i-click ang subscribe button kung hindi ka pa nakaka-subscribe, notification bell, tapos pa-comment na lang din dyan sa baba. Ayan, na-appreciate ko yung comment ha. Kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. Tapos, dyan sa description box, ilalagay ko na lang po guys yung ano, kung sino yung pwede kong i-search sa Facebook para makapagpabook ng personal reading. And, yeah, yung page ko din sa Facebook. Oh, Libra, anong nangyayari? You do have the Three of Swords and the Ten of Swords. For some of you, you are broken-hearted right now. Pwedeng may nag-e-end ngayon regarding maybe relationship. Sobrang nasasaktan ka. Or maybe a connection, yung iba. So, sobrang nasasaktan ka dito. Nakikita natin, sobrang down mo. So, yung iba to the point na pwedeng. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa buhay mo. Parang gusto mo na lang matulog, umiyak, gano'n. Yung iba sa inyo, sobrang bigat nitong pinagdadaanan mo na to na gusto mo na mabago, agad-agad. Gusto mo na magkaroon ng transformation. Kung ano man itong ending na to, sobrang naapektuhan ka. Sobrang nasasaktan ka. Parang hindi mo kayang i-balance ngayon ang sarili mo. Like, you are a Libra. Mas gusto mo balance. But, for now, pwedeng hindi mo mabalance ang sarili mo or hindi mo kayang tumayo or hindi mo kayang ayusin. Kasi sobrang naapektuhan kasi ending na to. So, pagdating sa love, sino ba tong person na kakonnect mo? For the sign of Libra. Oh my gosh. Libra. Anong nangyayari? The Tower is here. So, nakikita natin may ending sa inyo ng person na ito. So, something is ending. Or something ended. Masakit. Mahirap. Parang gusto mo matapos na kasi with the strength card, pwedeng gaano man katibay ang relasyon, ang connection mo dito sa person na to, pwedeng nangyari pa rin talaga yung ending na yun. Pwedeng either ikaw or yung person na to nakita yung differences nyo, pagkakaiba ninyo, and Five of Cups, sobrang nalulungkot tong person na to. With the Three of Cups, maybe there's a decision na ginawa niya. Maybe regarding a friend. Or actually, this person, gusto niya pa rin ng reconciliation. Gusto niya magkaroon ng pagbabalik, pag-aayos, parang gano'n. Or gusto niya na reconciliation. Kaya nalungkot siya eh. Nasaktan siya. Pero pwedeng, I don't know, maybe yung iba sa inyo with the Five of Wands and the Two of Swords, pwede nagkaroon ng pagdedesisyon agad-agad, mabilis ang desisyon, kasi nagkaroon ng pag-aaway, pagkakagulo. And with the Nine of Wands, pwedeng, this could be a problem na naging matagal na. So, parang nag-resurface na lang siya or ngayon lang siya nagpakita or ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob i-open up itong problem na ito or ngayon lang nagkaroon ng bigla ang action regarding sa bagay na ito. Ano yung mga emosyon ninyo sa isa't isa? Two of Swords is at the bottom of the deck. Gemini, Libra, Aquarius, Page of Wands. Seven of Swords. So,
I feel like yung iba sa inyo, meron kang outlet or meron ka nasasabihan ng regarding sa emotions mo and pwedeng mas nakakatulong yung kaya nakakaalis or nakakawala ka dito sa connection nito or kung bakit, I don't know, this is you walking away dito sa person na to, kaya mas madali para sa yung mag-walk away para sa kanya dahil sa mga nakakausap mo, maybe through social media or kung sino man ito na pwedeng nagbibigay ng advice sa'yo regarding this person, the Justice card, this Libra energy. So I feel like nakatingin ka lang ngayon sa realidad and might be nakikita mo sa realidad mo kung ano yung meron sa connection nito ng ninyo na person nito. And with the Page of Pentacles and the Temperance, this could be younger people or person na pwedeng either they are affected or younger person or younger people na pwedeng nagbibigay sa'yo ng advice regarding what to do. Pwedeng mas bata sila sa'yo, tapos sila nagbibigay ng advice sa'yo. Or they could be your angel guides, your spirit guides. I don't know, yung iba sa inyo, this could be like tarot readers or mga napapanood mo sa YouTube. Or kung may mga ginawa ka bang spiritual practices or esoteric practices, pwedeng nag-consult ka ng astrologer or tarot readers na nagbibigay ng guidance sa'yo. Pero yung iba sa inyo, maybe it's just your spirit guides na mas sinusunod mo tong spirit guides mo na to. Kung anong sabihin niya, or ano yung maramdaman mo na dapat mong gawin, or may mga signs na pinapakita sa'yo. If ever that there are children na involved dito sa connection na to, sa separation na ito, I feel like huwag kang mangamba kasi they are guided by their spirit guides, their angel guides. Kumbaga, hindi mo sila kailangan isipin or intindihan. Merong lessons na dapat silang matutunan, and at the same time, eto mga children na to or child na to is like ginagabayan sila. Okay? Five of Wands is here. So, emotion ng person na to towards you or emotion yeah. Ito, nakakakuha tayo ng galit mula dun sa mga kaibigan din yan. I don't know, but some of you, ganun. Yung mga kaibigan niya galit sa'yo or galit sa nangyayari sa inyo or literal galit sa'yo. Okay. Nakakainis yun. The Five of Cups is here. So, nalulungkot itong person na to about sa nangyayari sa inyo. Four of Wands, I don't know, some of you could be married with this person or medyo matibay na relasyon ninyo, tapos hindi nakakatulong yung kaibigan eh, especially sa side niya. Hindi. Kasi maaaring kaya naapektuhan yung emosyon niya sa iyo kung ba't siya nagagalit because of these friends. Maybe ginagatungan ng mga kaibigan nito kung ano yung mga nangyayari sa inyo na nagiging dahilan para itong person nito mag-isip ng hindi maganda laban sa iyo. So, you know what I mean? Like, tapos itong person na to, pag kailangan niya ng support or kailangan niya ng mapapaghinga ng sama ng loob, lalapit siya doon sa kaibigan niya instead of facing you. And kung halimbawa kasal kayo, no? Sa halip na ikaw ang kausapin niya, ikaw ang like, i-open niya sa'yo kung ano yung issue, pag-usapan niyo or sabihin niya sa'yo kung ano yung nararamdaman niya or ano yung tingin niya dapat gawin, etc. Ang ginagawa niya, hindi na ako masaya, maybe I need my friends para ma-open up ko sa kanila yung parang maging masaya ako kasi this person feels like magiging mas masaya siya pag nandiyan yung kaibigan niya. But ang tendency, nag-open siya up siya sa kaibigan niya. Ng mga kaibigan nito, sila yung magagatong sa kanya sa kung anong dapat maramdaman niya. And then, ito person ito, of course, kausap niya yung mga kaibigan niya. Then,
Mapapaniwala na rin siya na oo nga, no? So, ang tendency, sa halip na magkaayos kayo, or sa halip na medyo maibsan yung nararamdaman niya ang ending, lalo na dagdagan ang galit niya sa'yo. So, the lovers is here, Gemini energy, so, yung iba may relationship sa inyo, but, the way I see this with the lovers, ikaw yung mas nakikitaan natin na mas open sa yung spirit guides, angel guides. Tapos yung person na to is like, maybe, attracted siya sa, especially with your beauty, your looks. Pwedeng ganun. Tapos ikaw mas attracted ka, or mas, I mean, mas gusto mong ilagay yung relationship, yung connection ninyo into like a spiritual level, or gusto mong mas ilapit siya sa, you know, or gusto mong maging center ng relationship ninyo is God, or you are the kind of person na mas spiritual ka, gusto mong gawing spiritual din tong person na to, ilapit siya sa kay God, or you know, whatever you believed in, whatever your religion, whatever. So, it doesn't matter. So, ayun. Gusto mong magkaroon siya ng ganun. And itong person that is really attracted to your beauty, like, nagigandahan siya sa'yo. Papugian siya sa'yo. Kung paano mo dalhin ang sarili mo. Attracted siya sa'yo. Physically. Sa ginagawa mo, sa money mo, for some of you. But it's more like material or physical na klase ng emosyon ang nararamdaman ng person ito. So, what will happen in the near future for you? For the both of you? In the near future? The devil. This is Capricorn energy. The lovers. I just saw the number 222 sa time ng phone. Well, it's recording, so that's an angel number for you. Ace of Cups. Wheel of Fortune. So, may changes. I mean, dito sa future, sa side mo, I can see new love for you. Like, new person. Na pwedeng attracted din sa iyo to physically or sa itsura mo or what. The devil is here, so I want to clarify this. What's with the devil? The Ace of Swords and the Two of Cups. This is Capricorn energy. Or meron siyang quality or like kaugalian ng isang Capricorn. So, this new person na nakita natin, new relationship, new love for you, with the Ace of Swords could be someone na pag alam niyang mali yung nasa isip mo, itatama ka niya. Aayusin niya yun. Pwedeng siya yung mas masusunod sa'yo. Kasi there are times na kailangan naman talaga mas may masusunod sa'yo kung mali na yung ginagawa mo. Kung mali na yung iniisip mo. And I'm seeing a harmonious relationship, connection sa inyo. Kasi Three of Cups, this could be a friend. This could be a person na I will join you pag alam kong tama yung ginagawa mo. Pero if you are wrong, iko-correct kita. In a way, hindi naman manipulative. Pero the devil, it's the feeling is like may mga times kasi na parang kailangan mo rin ng guide or kailangan mo rin ng someone na magiging like leader para sa'yo. Okay? Or magli-lead sa'yo. So, in the near future, para sa person na kakonect mo, the Emperor is here. This is Aries energy.
Nakita tayo dito ng paglilipat. Paglilipat, pag-alis, pag-build ng something, the Empress. And the Eight of Wands is here, Aries, Leo, Sagittarius energy, Libra, Taurus energy. I want to clarify this, what's with the Emperor and the Empress. The Hierophant, yeah, this is Taurus energy at the bottom of the deck. Three of Wands. Well, this person, mas mag-focus siya sa kanyang self-love, self-care. Mami-miss ka niya with a Hierophant. Pero, Nine of Cups. I can see a lot of offer dito sa taon to, but I can see na hindi siya magiging open because mas focus siya sa Seven of Cups, which is yung kanyang dreams, yung kanyang wishes in the future. Nakaramdam ako ng pain. So, nasasaktan tong person na to, hindi lang halata. Or hindi niya, maaaring hindi niya yun ipakita. But I can see big change sa connection or sa relasyon ninyo. Ayun. What is the advice for you? There's a lot of matataas na uri ng card dito. The King of Swords, the Queen of Cups, the Queen of Wands. I feel like you need to be more mature sa connection. And at the same time, ano bang advice mo sa sarili mo? Like, halimbawa, ilabas mo yung emotion mo sa connection na ito. Ano yung advice mo sa sarili mo kung makakausap mo yung sarili mo? Kasi ikaw nakakita ng sitwasyon mo eh. Alam mo kung ano yung sitwasyon mo? Ano yung ma-advise mo sa sarili mo kung nakikita mo yung sitwasyon mo na, you know, nasa tamang pag-iisip ka at hindi ka naapektuhan ng emosyon mo? So, that is the advice for you. I don't know. Honestly, ikaw nakakaalam yan. Basta nakikita natin dito maging mature ka. And yun, thank you for watching. I love you all. Please do hit the like button, subscribe button, and notification bell, at saka pa-comment dyan sa baba. Natutuwa ako sa mga comment nyo, guys, ha. Na-appreciate ko yun. Sobrang maraming salamat po. I love you all, and bye-bye!